Magandang araw, kaibigan! Samahan niyo ako muli para sa panibago na namang kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, pakipindot po ng subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga parating ko pang uploads. Chapter 7. Patuloy pa rin sa pag-uusap sina Lorenzo at Daniela. Lorenzo, bakit mo ginagawa ito? Seryosong tanong ng dalaga. Matalino ka, matikas, mataas ang pinag-aralan at mayaman. Nasa iyo na halos ang lahat. Hindi inaasahan ni Daniela ang isinagot ng binata. Ginawa ko ito sa kadahilan ng tulad din ng sa iyo, Daniela. Wika nito. Marami tayong magagawang iba, ngunit walang apil ito sa atin. Hindi ba? Gusto natin ng excitement, glamour, panganib at bagong hamon sa araw-araw. Ikaw at ako ay hindi pangkaraniwang mga tao lamang at hindi tayo masisiyahang mabuhay ng pangkaraniwan. Iyan ang dahilan. Gustong tumutol ni Daniela. Hindi niya gusto ang paghahambing na ginagawa sa kanya ni Lorenzo. Ngunit hindi niya magawa dahil tama naman ang binata. May munting pagkakaiba nga lamang. Nasa magkabilang panig sila ng batas. Nagkaroon ng pagkakataon si Daniela na makita ang file ng Vice Lord na si Mr. Chua. At natunghaya niya ang larawan ng isang middle-aged Chinese na medyo nakakalbo na. Medyo mataba at madaling masabi na isang lolo o tiyuhin na mabait. Nakangiti ang mga mata nito. Ngunit nang mabasa ng policewoman ang criminal record nito, hindi na siya nagkaroon ng alinlangan. Parang magkakasakit siya. Paano nagkaroon ng kaugnayan dito ang isang maayos ng pagkatao na tulad ni Lorenzo Sevilla? Nagpatuloy pa rin sa pagkikita sina Lorenzo at Daniela. Kumakain sa labas, nanonood ng sine, naglalakad kung saan-saan. Just easy talk between two people na magkaibigan na. Ngunit minsan, may ibinigay sa kanyang table napkin si Lorenzo nang kumain sila sa isang restaurant. Akala ni Daniela ay nakasulat na naman doon na maganda siya o may isinulat ang binata tungkol kay Michael. Binuksan ni Daniela ang napkin at binasa ito. Sa palagay ko ay umiibig na ako sa iyo, Daniela. Lumundag at pagkatapos ay huminto ang puso ng dalaga. And then bumilis ang pintig nito. Maangsiyang napatingin sa nakasulat sa napkin. May kakaibang damdamin siyang nadama. Maaaring kaligayahan o takot. Sa palagay ko ay umiibig na ako sa iyo. Tumingin siya kay Lorenzo. Nakatanaw ito sa kawalan. His profile is strong and clear. There was tenderness in his eyes when he looked at her at tumimo ito sa puso ng dalaga. Hinawakan niya ng mahigpit ang napkin. Hindi na sila nagkibuan nang ihatid siya ni Lorenzo sa kanyang apartment. Ni hindi siya hinagka ng goodnight nito. Nang wala na ang binata, tiningnan naman ng dalaga ang nakasulat sa paper napkin at nagsimula siyang umiyak. Kinabukasan, nagpasya si Daniela. Hihilingin niya kay Mayor Raul na tanggalin na lang siya sa kaso. Hindi siya nakatulog magdamag at sa palagay niya, everything is wrong and has gone too far. Kung anong mangyayari pagkatapos, hindi niya alam. Ngunit hindi na niya maaaring ipagwalang bahala ang damdamin niya para kay Lorenzo. Kailangan niya ng panahon, ng distansya, at kailangan niyang gumawa ng paraan para hindi na muling makita pa si Lorenzo. Ngunit hindi nakarating si Daniela kay Mayor Raul ng umagang iyon. Nasalubong niya si Michael at sinabi nito na wala siyang makitang kahit ano pang ibang impormasyon tungkol kay Lorenzo Sevilla. Na ang mga files nito ay tila binunot mula sa dapat kalagyan. Ang ibig sabihin, wika ni Michael, ang suspect natin ay isang mahalagang isda na nabibigyan ng kukulang proteksyon ng mga taga-loob at mga taga-labas. Alam mo na ang ibig kong sabihin, Daniela.
Ganun ba katinding kriminal si Lorenzo? Alam nilang may koneksyon ito sa Vice Lord na si Chua. Anong uri ng koneksyon? Sino ba talaga si Lorenzo Sevilla? Lumabas sa presinto si Daniel at tinawagan niya si Lorenzo. Kailangan magkita sila ng binata at mag-usap ng sarilinan na wala silang dalang microphone. Nagkita sila sa isang lihim na lugar. Mabuti at tumawag ka, wika ni Lorenzo. Talagang gusto kitang makita dahil mayroon tayong pupuntahan. May gusto akong ipakita sa iyo. Ano ang kapangyarihan ni Lorenzo sa kanya? Kanina lamang ay marami siyang nalamang hindi maganda tungkol sa lalaki. At nakahanda na siyang magpatanggal sa kaso. Ngunit ngayon, as he smiled into her, she was no longer acting like a policewoman. She felt weak and confused inside. Lorenzo, hindi nila alam sa presinto na magkasama tayo ngayon. Wika ni Daniela. Ikinalulungkot kung kailangan mong gawin iyon. Nadama ni Daniela na tila he meant while he said at lalong naging mahirap mag-isip para sa dalaga. Gusto ko na nga sanang patanggal sa kasong ito, anang dalaga. Pinisil ni Lorenzo ang kanyang kamay. Alam kong mahirap ang mga nangyayari sa iyo. Hindi na magtatagal ito, Daniela. Ipinangangako ko. Paano mo nasasabi iyan, Lorenzo? Ngumiti lamang ang binata. Hindi mo pa itinatanong kung saan tayo pupunta. Pag-iiba nito ng usapan. Baka naman sa ibang planeta, ha? Uwi ka naman ni Daniela. Hindi na sila gaanong nag-usap. Ngunit palaging pinipisil ng isang kamay ni Lorenzo ang kamay ng dalaga. Hindi niya napapansin na malayo na sila hanggang sa lumiko ang kotse ng binata sa isang pribadong daan. Pagkatapos ay tumambad sa mga paningin ng dalaga ang isang magandang sprawling bungalow na nasa ilalim ng mga puno ng mangga. Parang isang oil painting ito sa ganda ng tanawing nakapaligid. Nasaan na tayo? Maang natanong ng dalaga. Sa aking bahay bakasyonan, dito sa Tagaytay. Uwi ka ni Lorenzo. Kabibili ko pa lamang nito nang matapos tayong magkakilala. Mula sa malayo ay nadinig nila ang pagkulog. Malamig ang lumalakas na simoy ng hangin at madilim ang kalangitan. Halika sa loob at tingnan mo. Uwi ka ng binata. Mukhang may bagyong darating. Uwi ka naman ni Daniela. Mabuti pa siguro ay umuwi na tayo. Oo, at kung lalakad na tayo ngayon, masasalubong natin ito. Uwi ka naman ni Lorenzo. Tuloy ka muna at dito natin palipasin ito. Nasa gilid ito ng isang burol at may mga kapitbahay din, ngunit malalayo. May munting sapa sa likuran at nadidinig ang bulong nito. Maganda, wika ni Daniela. Maganda talaga, ngunit hindi niya alam kung bakit dinala siya dito ni Lorenzo. Tatlo ang silid nito, dalawang bathroom, fully equipped kitchen. May jacuzzi sa master bathroom. Ang totoo, wala pa sa pangalan ko ito at bibilhin ko pa lamang. May bahay ka na ah, sa May Asia World City? Wika ni Daniela. Hindi talaga akin iyon. Kanino? Kay Mr. Chua? Sa totoo lang, hindi ko alam kung sino ang may-ari noon. Inuupahan ko lamang iyon. Muli silang nakarinig ng kulog na may kasama pang kidlat at pag-ambon. Ngayon lamang na-realize si Daniela how isolated they were and how alone. Walang electronic wire na mag-uugnay sa kanya kay Michael at sa tunay na mundo ng mga sandaling iyon. Walang maaaring humadlang sa pagitan niya at sa kanyang pakiramdam. Walang makakapagligtas sa kanya kay Lorenzo sa sariling pananabik at personal na damdamin. Mula sa likuran, ay niyakap siya ni Lorenzo dahil noon ay nakatanaw sa labas ng bintana ang dalaga. Ang bango ng buhok mo, wika ng lalaki. Kung dinala mo ako dito para tuksuhin, ani Daniela as she fought for self-control. Dapat mong tandaan na sanay ako sa self-defense. Nag-aral ata ako ng judo at karate.
hindi ka gaanong sanay, Daniela. Dahil you should know better than to let a dangerous criminal sneak up on you from behind. Kapag humarap siya kay Lorenzo, makakasalubong ang kanilang mga labi at tuluyan na siyang mawawala. Mapanganib ka ba, Lorenzo? At saka bumilis ang paghinga ni Daniela at inilapat niya ang kanyang mga kamay sa pasimano ng bintana. Ano sa palagay mo? Humagod ang palad ni Lorenzo sa kanyang mga tadyang at baywang. Hindi makakilos si Daniela. Nanakit ang dibdib niya sa pagsusumikap na huminga ng normal. Humawak siya sa kamay ni Lorenzo, ngunit wala siyang lakas na alisin ito sa kanyang katawan. Hindi ako ang uri ng babaeng maiikaman ng sinumang lalaking nakakatagpo ko sa aking landas, Lorenzo. Pilit niyang pinatigas ang tinig niya. Kung sinong lalaki lamang ba ako sa iyo, Daniela? She closed her eyes against the agony of her need. Nagawa niyang tanggalin ang mga kamay ni Lorenzo at dumistansya siya dito. Gaano ka nakatagal na may kaugnayan kay Mr. Chua? Ano ang kaugnayan ninyong dalawa? Hindi ko siya kilala, Daniela. Nasabi ko na iyan sa iyo. Sinungaling ka, Lorenzo? Umigkas ang kamay ng lalaki at hinawakan ito ng mahigpit ang wrist ni Daniela. Dumilim ang anyo ng mukha nito as anger darkened his eyes. Huwag mo nang sasabihin iyan sa aking muli. Singhal naman ito. Sanay ako magsinungaling sa buong mundo at kung gusto kong gawin ito sa iyo, hindi mo na kailangan matuklasan. Ngunit kahit kailan ay hindi ako nagsinungaling sa iyo, Daniela. His hand tightened on her wrist at nasaktan si Daniela. Naiintindihan mo? Hindi ako nagsisinungaling sa iyo. Maang na napatitig naman sa kanya ang dalaga. May dadama siyang shock at takot. Sinasaktan mo ako. Daing niya. Agad naman siyang binitawan ng lalaki. I'm sorry. Anito at saka dumistansya sa kanya. Hinimas ni Daniela ang kanyang wrist at naging mabilis ang kanyang paghinga. Hindi ko binalak na mangyari ito. Wika ni Lorenzo. Hindi ito tumitingin sa kanya. Mahirap din ito para sa akin na tulad mo, Daniela. Akala mo ikaw lamang ang nanganganib? May nakakalokong ngiti sa sulok ng labi ng binata. Higit na mapanganib ito para sa akin. Habang hindi pa rin tumitingin sa kanya si Lorenzo, banayad ito nagsalita na tila kinakausap ang sarili. Marami akong panganib na pinagdaanan, Daniela. Mahusay ako sa aking trabaho. Nabaril na ako sa hulo. Nabilanggo na ako ng ilang ulit. At nasaksak na ako ng maraming beses. Ngunit ang lahat ay tila laro lamang, Daniela. Tumawa si Lorenzo at sabay umiling. Humarap ito sa dalaga at tumitig ng matiim sa kanya. Ngayon ay may natagpuan akong napakahalaga na may kabuluhan sa aking buhay. Kung bakit kailangan maging ikaw ito, Daniela. Nag-init ang luha sa mga mata ng dalaga. Gusto niyang yakapin si Lorenzo. Comfort him to reassure him or simply hold him. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Lorenzo. Wika ng dalaga na pinaglalabanan ang nararamdaman. Hindi mahalaga ang ating damdamin. Ako ay ako at ikaw ay ano ako, Daniela? Lumapit siya sa dalaga. Tingnan mo nga ako at sabihin mo kung anong nakikita mo. Napakasama ko bang tao? Tumitig siya kay Lorenzo Sevilla. Anong nakita niya? Isang gentleman, isang mabuting tao, isang lalaking gusto niyang yakapin at mahalin magpakailanman. Hindi madaling ipagwalang bahala ang tama at mali, Lorenzo. Wika ng dalaga at pilit niyang tinimpi ang pagluha. Alam kong ayaw mong magkamali, Daniela. Ngunit makinig ka sa akin. Hindi ako konektado sa anumang sindikato. Hindi ako konektado kay Mr. Chua. At kahit kailan, ay hindi ako magkakaroon ng kaugnayan sa kanya o sa kanino mang tulad niya. Halos bumaon ang mga kuko ni Lorenzo sa laman ng mga balikat ni Daniela.
Maniwala ka sa akin, Daniela. Kailangang maniwala ka. Gusto niyang maniwala kay Lorenzo. Ang kaluluwa niya, pag-iisip at katawan ay gustong maniwala sa lalaki. She looked at him helplessly. Natuto ka na bang magtiwala sa iyong instinct, Daniela? Banayad na tanong ni Lorenzo. Ano ang sinasabi ng mga instinct mo tungkol sa akin? At nagunita ni Daniela ang anyo ng mukha ng daddy niya. Ang mga mata nito nang nagsusumamo ito sa kanya. Kailangan maniwala ka sa akin, Daniela. Anak kita! Natatandaan niya ang pagtutunggali noon ng kanyang damdamin, instinct against logic. Magkamali na naman kaya siyang muli? Tumingin siya kay Lorenzo at alam niya kung ano ang sinasabi ng kanyang instinct. At kung pagkakamaling muli ito, huli na para umurong siya. Naniniwala ako. Anas niya at tinungo niya ang mga bisig ni Lorenzo. Ganun lamang kasimple ang lahat. Nanatili sila sa ganong ayos ng matagal, saying nothing. Nawala ang mga problema at mga komplikasyon. Naroon ang katotohanan na ayaw pansinin ni Daniela. Lumakas ang mga kulog, kidlat, hangin at ulan. Ngunit ang pakiramdam ni Daniela ay ligtas na ligtas siya sa kalungan ng mga bisig ng binata. Mula nang makita kita sa party noong unang gabing iyon, wika ng dalaga, alam kong nawala na ako. Ganon din ang pakiramdam ko, sweetheart. Wika naman ni Lorenzo. Naglapat ang kanilang mga labi sa pagkakataong ito. Wala nang anumang alinlangan. Marahil ay kailangan ipakita ko sa iyo ang kwarto, bulong ni Lorenzo. Hindi na matandaan ni Daniela kung ano ang itsura ng silid, kung madilim ito o maliwanag, kung ano ang kulay ng pintura nito. Si Lorenzo lamang ang nakita niya. They had waited so long. Now, there was nothing left to hide, nothing to hold back, and she wanted to make it last. Hindi na nila kapwa matandaan kung kailan naalis ang huling saplot sa kanilang mga katawan. Nadama na lamang ni Daniela na nakalapat na sa kanyang kahubaran ang katawan ni Lorenzo. Sa kabila ng malamig na simoy ng hangin, pawisan silang humimlay pagkatapos, listening to the sounds of their erratic breathing. Kahit kailan ay hindi nila kapwa inasahan na magiging ganoon ang kanilang kaligayahan. Alam kong magiging ganito ito, bulong ni Lorenzo. Ikaw at ako. Mabuti at natagpuan kita, Daniela. Mahal kita, Lorenzo. At sabay yumakap siya sa binata. Nagsumiksik naman siya kay Lorenzo. Ligtas ang pakiramdam niya kahit na may nagpupuyos na uno sa labas. Ano sa palagay mo? Tanong ni Lorenzo. Sa ano? Bibilhin ko na ba itong bahay? Aba, ewan ko sa'yo. Kailangan kasama kita dito. Ayaw kong tumira dito mag-isa. She felt as though it would last forever. Ang init, ang pag-ibig, ang kapayapaang ito na nadarama niya ngayon sa piling ng binata. Hindi ko malaman kung paano ko mapapadali ang lahat. Makahulog ang wika ni Lorenzo. Ngunit kaunting panahon na lamang, sweetheart. Magtiwala ka sa akin. Ipinangangako kong everything will be alright. At gustong maniwala ni Daniela that somehow, magically magiging maayos nga ang lahat. Ngunit alam niya na kailangan siyang maging matatag ngayon. Kinabukasan, ipinatawag ni Major Raul sina Michael at Daniela sa kanyang tanggapan. Padilim ang anyo na mukha nito at walang kibong isininyas na umupo sila sa dalawang silyang nasa harapan ng desk nito. May inilabas na isang file at manila envelope ang pulis. Sabay inihagis ito sa mesa. Iyan! Yan ang bagong assignment ninyo. Wika nito. Siyasati ng mga butika at drug companies na nagbebenta ng cough syrup at pinagbabawal na gamot na walang prescriptions galing sa mga doktor. Nagkatinginan ang dalawang pulis
Si Michael ang unang nagsalita. Sir, paano ang kaso ni Sevilla? Tapos na ito. Uwi ka ni Major Raul. Nakadama ng takot si Daniela. Anong ibig ninyong sabihin? Tapos na? Naaresto na ba siya? May kaso na? Imposible. Naisip niya. Magdamag sila magkasama kagabi ni Lorenzo sa Tagaytay. We are dropping the case dahil wala namang nangyayari. Uwi ka ni Major Raul. Hindi malaman ng dalaga ang dapat niyang maramdaman. Bakit ganon? Uwi ka ni Michael. Dahil lamang sa walang nangyayari, ilalagpak na natin ang kaso? Inis si Major Raul, ngunit nakita ni Daniel ang pagkadisgusto sa anyo nito. Alam nila ni Michael na maitinatago ito sa kanila. Hindi na gustong malaman pa ito ni Daniela. Nariyan na ang bagong assignment ninyo. Malamig na wika ng hepe nila. And get busy! Kailangan malaman muna namin kung bakit wala na ang Sevilla's case. Giit naman ni Michael. Hindi na kumibo si Major Raul. Bigyan nyo kami ng kaunti pang panahon at tiyak na masusolve na namin ito, Major. Pagpupumilit pa rin ni Michael. Hindi! Wika ni Major. Ang frustration sa mukha nito ay nauwi na sa galit. Dahil wala na sa mga kamay natin ang kaso. Tigalgal na napatingin sa kanya ang dalawang pulis at bumuntong hininga si Major Raul. Tulad ninyo, hindi ko rin malaman kung bakit nangyari ito. Ang tanging alam ko ay nagaling sa itaas ng order. Our orders are to back off. So, back off! Naintindihan ninyo? At napilitang lumabas sina Michael at Daniela. Hindi ko gusto ang nangyayari, Daniela. Uwi ka ni Michael. Nakarating na ba sa itaas si Mr. Chua? Ganito na ba kalawak ang korupsyon? Hindi naman siguro, Michael. Putol naman ni Daniela. Wala tayong katunayan dyan. Natandaan niya ang sinabi ni Lorenzo. Hindi na magtatagal ito. Ipinangangako ko sa iyo, Daniela. Baka naman, kinuha na ng NBI ang kaso? Wika ni Daniela. Hindi naman fair yon. Tayo ang naghirap pagkatapos sila ang aani ng tagumpay? Pero nasa kaso rin sila noon pa. Kung tutuusin, tumutulong lamang naman tayo, Michael. Pero alam kong may kinalaman dito si Lorenzo. May nahigilap akong impormasyon sa ating mga asset na may malaking deliveries na gagawin. Kaya humingi ako ng pagkakataon pa kanina kay Major. At napalunok si Daniela. Droga? Hindi. Hindi maaaring kasangkot si Lorenzo dito. Hindi maaaring magsinungaling ito sa kanya. Pero wala na tayo sa kaso, Daniela. So wala na tayong pakialam pa. Halika na at pag-aralan na natin itong bagong assignment natin. Wika ni Michael sa dalaga. Tumingi ng policewoman sa kanyang partner. Hindi, Michael. Wika nito. Ikaw na muna ang magkasikaso sa bago nating trabaho. May aalamin lamang ako sandali. Hinawakan ni Michael ang kamay niya. Daniela, please. Please, Michael. Pabayaan mo na ako. Please. At saka umalis ang dalaga. Sa pilit na pag-alis ni Daniela, ano kaya ang matutuklasan ng dalaga tungkol sa binata? Sabay-sabay nating alamin sa huling part ng ating kwento. Maraming salamat po!